So yun na mga boss. So what's up? Welcome back po muli sa ating YouTube channel. Muli, ako po si July M. So mga boss, kung bago ka lang sa YouTube channel natin, eh mag-subscribe ka na, mag-like at syempre huwag mong kalimutan pindutin yung kalimbang dyan para lagi kang updated sa mga bawat video na akin pong ina-upload. So ngayon mga boss, syempre huwag na natin patagalin to. So for this episode mga boss, i-share ko sa inyo kung paano naman kami gumawa na back-to-back cob light. So ayan mga boss, ipakikita ko sa inyo yung aming simpleng diskarte mga boss. So syempre, itong ipakikita ko sa inyo mga boss, ito ay diskarte na pwede nyong gayahin, pwede hindi. Kung sa tingin nyo mga boss, ito'y kapakipakinabang sa inyo, pwede nyong kularan to. Pero kung sa tingin nyo mali yung aking ginagawa mga boss, pwede nyo naman po itong hindi gayahin. So syempre mga boss, atara, umpisa na natin to. So dito sa site na to, sa area na to mga boss, dito natin nilalagay yung ating back-to-back cob light. So itong cob light na to, 'di ba, yung ibang karniwa nakikita natin isang piraso lang yung cob light, minsan sa harap lang. So ito mga boss, ang gagawin natin, magkatalikod. Kaya tinawag nating back-to-back cob light. So ang proseso na ginagawa namin mga boss, syempre unang-una, yung layout. So yung layout nito mga boss, nakadepende na 'yan sa area na inyong ile-layout. So hindi na natin i-discuss yung layout. So ayan mga boss, so gaya ng nakikita niyo mga boss, meron na tayo ditong nakakabit na plain ceiling na tapos na. So ngayon, ito mga boss, mapapansin nyo, meron dyang mga siding na nakakabit. So bali yung siding na yan mga boss, ayun, may wall angle yan sa loob. So ngayon mga boss, itong tinamaan ng wall angle na yan, so dapat may framing yan na kailangang tamaan. So ibig sabihin, doon dapat natin siya iriribit sa paring. So wag lamang sa hard deflex mga boss, gaya ng lagi ko sinasabi, hindi yun matibay. So kaya lagi tayo nag-aabang ng mga paring dyan. So kaya gaya ng sabi ko mga boss, nakadepende na yan sa inyong layout. Pero itong layout namin mga boss, sa 40 cm. So ganito yung ginagawa ko. So bali itong siding na to mga boss, 10 cm yan, nakasentro doon sa ating 40 cm. So bakit naging 10 cm mga boss? Kasi lagi natin sinasabi mga boss, ang depth ng cove natin ay 15 cm. So ngayon, ang mangyayari kasi back to back. So ngayon, yung cove natin ay 40 cm, and then imaminus natin yung back to back na depth ng cove. So lalabas yon 30 cm. So kaya natin nakuha at lumabas itong 10 cm. So kailangan ang siding niya mga boss is back to back, dahil hindi pwedeng isang side lang ang lalagyan natin ng siding, dahil unang-una hindi yan magiging balanse. Pangalawa, maaring makita yung mga framing natin. So hindi natin may tatago yan mga boss, ano? So kailangan back to back din yung ating siding. So ayan mga boss, so yung siding natin nakadepende yan sa lapad na gusto ninyo. So wala tayong picks na sukat dyan. So ngayon mga boss, ang gagawin natin, lagyan muna natin ng wall angle doon sa paikot, magkabila yung kakapitan ng ating siding. And then pag natapos na natin ikabit yung mga wall angle na yon sa loob, so doon natin ilalagay itong ating siding na. So paikot. So depende na sa inyo mga boss kung gusto nyo unahin nyo sa labas o dito sa loob. So nasa sa inyo na mga boss yan. And then ngayon naman, next step na gagawin natin, ito, meron tayong nilagay na carrying channel. So ito mga boss, pakikita ko sa inyo. Ayan, so may carrying channel tayo dyan. At kung mapapansin ninyo mga bossing, may nakapasobra. So ganun din sa kabila. So ngayon, bago natin ilagay ito mga boss, make sure lang na may dadaanan yung ating carrying channel. So bibigyan natin ng puwang yan. So kailangan natin ikat itong side na to ng ating hard deflex para hindi maging sagabal dito sa ating carrying channel na ilalagay. So ngayon, itong carrying channel na to mga boss, nakasobra yan ng 15 cm. So bakit 15 cm mga boss? Gaya nga ng sabi ko, yung ating depth ng cove ay 15 cm. So kailangan ding 15 cm itong ating maging pasobra. O kahit sumobra yan mga boss, walang problema. So magkabila, ganun, papasobra yan pati dun sa kabilang side. And then ngayon mga boss, ang next step nyo natin na gagawin, lalagyan natin to ng metal paring. So ipapakita natin yan mamaya. So ito na mga boss. So ang susunod naman natin gagawin ay itong ating paring para sa siding natin sa panglabas mga boss. So kung makikita nyo, diba, meron tayo dyang carrying channel na pinasobra. Dyan natin iriribit itong ating siding na paring. So ang uunahin natin ikabit mga boss itong side na to. So doon sa may parting nakaiskwala at saka doon sa kabilang dulo. So pag nakabitan natin yun, tsaka natin ikakabit itong side na to magkabila. So ayan, so iriribit lang din natin yung mga yan. At ito mga boss, dapat ang sukat nito ay
14 or 14.5. Dahil meron tayong shading na 12 cm plus 2 cm na magiging soleras natin or yung ating mga bridging, kaya magiging 14. So pwede tayong maglagay ng allowance, gagawin natin 14.5. So yan. Pag natapos yan mga boss, ito naman sa loob. So yun. So itong sa loob natin mga boss, so mapapansin nyo, dyan lang yan nakakapit sa ating siding. Ngayon, hindi pa dyan nagkatapos yan mga boss. So bali mamaya, patitibayin natin yan mamaya, dating siding sa loob. So yung siding natin mga boss, yung paring lagi yung nakatayo. So yan, so huwag natin ihihigang ganun. So dahil yan na yung magiging framing ng ating siding, itatapal natin yung siding dyan. At make sure lang mga boss, na nasa hulog palagi yung mga kanto. So yan. So yan, pakita natin sa inyo yung buong framing. So yan, at next step mga boss, pag natapos natin yun, gagawa na tayo ng ating 16-16, 1-foot, 1-foot, 2-feet, 2-feet, depende sa ating magiging layout ng ating mga soleras. So yun na mga boss, so natapos na natin lagyan ng mga kostelyahe, so yung ating mga bridging, yung ating gagawin po dito sa baba. So bali ganito mga boss, yung setup ng ating paring mixing ng ating cardiplex board. So ipakikita natin yung kanyang diskarte. So yan mga boss, so gaya ng sabi ko, step number 1, kailangan muna natin maglagay ng walang gap doon sa loob. So nakadepende yan mga boss sa layout ng ating gagawing cove. So pangalawa mga boss, lalagyan natin ng siding. Pagkatapos, ilalagay natin itong ating carrying channel na nakapasobra ng 15 cm. Kahit 20 dahil may bali pa yan mga boss, binebend natin yan para doon natin iriribit. Magkabila yan mga boss. At pagkatapos, tsaka natin ilalagay itong siding ng ating cove dito sa labas, yung ating metal paring na nakatayo. So doon, nakaribit yun mga boss doon. Ito muna ikakabit natin, itong side na to. At tsaka doon, sa kabilang dulo, pagkatapos, ito naman. And then pagkatapos yun mga boss, ito na. Gagawin na natin yung ating mga bridging, yung costelliais natin mga boss. So ang ginawa natin dito, 2 feet lang yan. Pwede kayong gumawa niyan mga 16 or 1 foot. And then pagkatapos mga boss, itong ating metal paring na to mga boss, mapapansin ninyo, meron tayong double clip dun sa ibabaw at saka itong carrying channel. At so yan mga boss, itong carrying channel natin na to mga boss, nakapalibot yan dito sa part na to, dito sa siding natin na panglabas. So paikot yan mga boss, hanggang doon. Hanggang doon sa kabilang dulo. And then pagdating naman dito sa loob mga boss, pwedeng double clip na lang yung ilagay natin. Tapos i-rivet natin. So pag natapos na natin yan, okay na mga boss, na-fix na natin, matibay na, kompleto na yung mga rivets natin. So ang gagawin natin, next step na gagawin natin mga boss, lalagyan na natin ng cover to. Itong pinakailalim niya. So yan, paikot. So yan. So yun yung mapapansin nyo mga boss, kaya double cob light yan, back to back cob light kung tawagin, kasi may cob light sa loob at meron siyang cob light dito sa labas. So yun na mga boss, natapos na natin kabitan. Ito ng hardiplex yung ilalim ng ating pinaka-cove. And then next naman na gagawin natin mga boss, lalagyan na natin ng mga siding yung ating mga cove. So ayan mga boss. So yun na nga mga boss, so natapos na natin itong ating back-to-back cob light ceiling design. So ayan mga boss, so napaka-basic lang ang ating mga ginawang diskarte para mabuo yung ating back-to-back cob light ceiling. So ayan. So ayan, bali dito mga boss, so maglalagay tayo dito ng cob light and then dito sa kabila. So meron pa rin niya cob light. So ayan mga boss, so parang ang dating nito mga boss, pag tinignan nyo sa baba, parang floating ceiling ang nangyayari sa kanya mga boss. So yun yung magiging effect nitong ating back-to-back cob light. So yan ang kagandahan kapag high ceiling mga boss. So hintayin nyo yung ating finished product nitong ating area na to, yung ceiling natin dyan. So yung ating double cob light doon, so malapit na rin matapos yan. And then dito sa part na to, meron din tayo ditong cove. So yan. So siguro baka bukas mga boss, okay na siguro to. So yun mga boss, so napakasimple lang ng ating mga ginagawang diskarte dito sa ating ceiling works. At syempre mga boss, kung gusto mo pang makapanood ng maraming diskarte, ng iba't ibang diskarte, eh mag-subscribe ka na dito sa channel ko. At syempre huwag mong kalimutang mag-like. At syempre pindutin mo na rin yung kalimbang dyan para lagi kayong updated sa mga bawat video na aking mga ina-upload mga boss. So hindi lang ceiling works yung ating ina-upload dito, so marami pang ibang trabaho. So random na trabaho mga boss. So yan, naabangan nyo lang yung iba pa nating mga videos. At syempre, huwag nyo kalimutan mga boss, i-follow yung ating Facebook page, July M. So yan mga bossing.